Well, mga kapopong, kumusta? Well, straight to the point na tayo dahil meron kasi tayong dalawang topic sa video na ito. Una ay patungkol dito sa aking na-discover na tunay na kalagayan ng mga babae ngayon sa North Korea. At sasagutin natin ang katanungan mamaya sa kung bakit ang karamihan sa kanila ngayon mas ginugusto na lang na huwag magkaroon ng buwanang dalaw o menstruation o regla. At ang pangalawang topic naman natin, regarding naman dito sa anunsyo ni Kim Jong Un na nauubos na raw ngayon ang pagkain sa North Korea. At kung magtutuloy-tuloy ito, ay posibleng sapitin ulit ng North Korea ang malawakang gutom sa kanilang bansa. Tulad na nga noong nangyari noong 90s, na halos ilang daang libong North Koreans ang sumakabilang buhay dahil sa gutom. Well, anyway, simulan na natin. Well, syempre unahin muna natin itong patungkol dito sa aking na-discover regarding dito sa mga kababaihan sa North Korea. At since marami na rin kayong napanood ng mga videos ko regarding sa North Korea, ay siguro alam nyo na rin na kapag ang isang babae tumungtong na sa edad na 18 years old, ay naging mandatory na dito sa mga babae na ito na pumasok ng military sa ayaw at sa gusto nila. Pero take note mga kapopong ha, na ang tanging mga kababaihan lamang na nakakapasok sa kanilang military doon ay yung lamang mga babae na nakapagtapos ng high school sa kanila. Well, sa madaling paliwanag, ay kung mayroong 2 million o 2 milyong mga kababaihan na nasa line of age ng 18 hanggang 24 years old, so ibig sabihin ng 1 million dito sa mga kababaihan na ito ay sapilitang dinala sa military. At kung magtatanong ko naman sa kung saan naman napunta yung remaining na 1 million na mga kababaihan, doon sa 2 million na mga kababaihan na binanggit ko kanina, ay ito naman kasi yung grupo ng mga kababaihan na wala man lang kakayahang makapag-aral ng elementary o makapag-aral man lang ng high school. Nasabi ko nga kanina na ang tanging mga tao lamang na nakakapasok sa military sa North Korea yun lamang nakapagtapos ng high school. Subalit, ito naman mas matinding impormasyon na aking nalaman. Alam niyo ba na doon sa 1 million na mga kababaihan na binanggit ko kanina na sapilitang pinasok sa military, ay alam niyo ba na ang mga magulang nitong 1 milyong mga kababaihan o mga dalaga na ito masaya pang naipasok ang kanilang anak sa military sa North Korea? Yes mga kapopong, masaya pa ang karamihan sa kanilang mga magulang sa kadahilanan na mababawasan ang kanilang papakainin sa bahay. Na alam nyo naman na ang karamihan sa mga tao sa North Korea ay umaasa lamang sa pagkain na ibinibigay o inirarasyon sa kanila ng kanilang gobyerno. Na itong rasyon naman na pagkain galing sa kanilang gobyerno madalas pang delayed na nagre-resulta naman sa pagkagutom ng mga North Koreans. Most especially ngayong buwan na ito na mismo si Kim Jong Un ang nag-anunsyo noong isang araw na unti-unti na daw nauubos ang supply ng kanilang pagkain sa North Korea. Anyway, mamaya ko na lang i-discuss ang patungkol dyan at bumalik ulit tayo dito sa mga babaeng sundalong mga North Koreans. Well, kung ang mga dalaga sa South Korea o mga dalaga dito sa Pilipinas ay sobrang na-enjoy nila ang kanilang pagkadalaga na nakakagala kung saan-saan at na-enjoy talaga nila ang buhay dalaga. Pero ang lahat naman ng mga ito kabaligtaran sa nangyayari sa mga babae sa North Korea. Na take note mga kapopong na 7 taon o 7 years nilang kailangang mag-service sa kanilang bansang North Korea. At kilala niyo ba sa kung sino ang nagpanukala nitong batas sa North Korea na pati ang mga kababaihan dapat isama sa mandatory military service? And yes mga kapopong, tama nga ang iyong nasa isipan. At ang idea nga na ito o ang gumawa ng batas na ito walang iba kundi itong si Kim Jong Un. At alam niyo ba sa kung bakit niya ito isinabatas? Well, ito lang naman ay upang mas dumami ang bilang ng kanilang military doon. So, balit yun nga lang na alam niyo ba na dahil sa stress at sa pagod ng mga kababaihan sa military sa North Korea at dahil rin sa malnutrition dahil sa hindi sapat na pagkain na ibinibigay ni Kim Jong Un kahit pa sa kanyang mga sundalo, ay alam niyo ba na ang karamihan sa mga sundalong babae sa North Korea ngayon hindi na nagkakaroon ng buwanang dalaw
nagbubuo ng regla? Yes mga kapopong, nag-stop na ang kanilang regla dahil sa malnutrition at sa stress sa pagiging sundalo doon. Pero ang isa naman sa mga ikakagulat mo dito ay alam niyo ba na ang karamihan dito sa mga babaeng nasa military sa North Korea ay masaya pang hindi sila nagkakaroon ng regla habang sila mga sundalo? Yes mga kapopong, mas prefer nila na huwag na lang daw silang magkaroon ng regla habang sila nasa military. At ang simpleng dahilan lang naman ito dahil wala kasing sanitary napkin na ipoprovide ang gobyerno ni Kim Jong Un para dito sa mga dalaga na ito. And yes mga kapopong, pati ang mga sanitary napkins para sa mga kababaihan sa North Korea ay tinitipid ni Kim Jong Un. Na ang dahilan naman nito ay kung buwan-buwan kasing gagastos ang gobyerno ni Kim Jong Un para lamang bumili ng mga sanitary napkins na ibibigay sa mga kababaihan doon, ay mas naisip na lang niya na ibili o gastusin na lamang ito sa kanilang military o idagdag na lang sa budget sa pagbili ng iba't ibang military equipments kaysa gastusin na lamang ito sa mga sanitary napkins ng mga sundalong babae doon. Na para uli sa mga hindi nakakaalam ay actually wala kasing batas sa North Korea na nagpapahalaga sa karapatan ng mga kababaihan doon. O kung meron man ay hindi naman talaga ito nai-implement sa kanilang bansa. At dahil alam nyo naman na kapag may isang tao sa North Korea ang naglakas loob na kalabanin ang gobyerno ni Kim Jong Un o batikusin ang pamamahala ni Kim Jong Un ay totoong baka hindi na siya sapitin ng bukas at sumakabilang buhay agad dahil sa paglaban dito sa gobyerno ni Kim Jong Un. Well, ganyang kalupit ang bansang North Korea. Subalit, pagdating naman dito sa naging breaking news kahapon, na actually kahit nga ang GMA News ibinalita rin ito, na ito nang mismo si Kim Jong Un na nagpahayag na nagkakaroon na raw sila ng problema ngayon sa pagkain sa North Korea. Actually, hindi na naman ako nagulat dito sa balita na ito dahil matagal na itong nangyayari sa North Korea. Subalit, ang nakakatakot kasi ngayon kung i-stop o ihinto kasi ni Kim Jong Un ng pagrarasyon ng pagkain sa North Korea ay baka mangyari uli yung nangyari noong 90s sa kanilang bansa na ilang daang libong tao ang sumakabilang buhay dahil sa gutom. Natandaan niyo mga kapopong na kahit nagpapadala man ng pagkain ng United Nations o itong UN sa North Korea, subalit ang ikakalungkot mo naman dito ang mga pagkain naman na ito na i-donate ng UN ay karamihan sa mga ito ay kinakain o napupunta lamang sa mga opisyalis ni Kim Jong Un. Well, anyway, dumako na tayo sa conclusion nitong video na ito. Actually, kung hindi lang sana nagmatigas ang lolo ni Kim Jong Un noon at kung hindi lang sana nila kinalaban ang bansang Amerika, ay sana ngayon nagkakaroon pa rin ng market trading itong dalawang bansang Amerika at itong North Korea. Subalit, yun nga lang, ay nagdesisyon kasi ang Amerika na magkaroon sila ng isang batas sa kanilang bansa na putulin na ang kahit anong transaction dito sa North Korea. Na ang naaapektuhan o nadadamay tuloy ngayon ay ang halos 25 million na katao ngayon sa North Korea. Na ang hangarin lang naman itong mga tao na ito ay makalaya na sila sa pamamahala nitong ni Kim Jong Un. Well kayo mga kapopong, ano masasabi nyo dito sa nangyayaring food shortage ngayon sa North Korea? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito, ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung teacher Popong na nagsasabing, Teawok!